Oh, si Kadam yan ako. Eh, alam niyo yung si Kadam yan. Ang katangian niyang commentator na yan, iba sa lahat. Itinuturing na pinakamatinding bumanat noong mga panahon na yun, si Kadam yan Soto. Ha? Oh, si Arsenio Lacson, bago naging mayor yan, naging commentator yan. English commentary. Ang pangalan ng programa niya, In This Corner. Ha? Si Kadam yan naman yung tayo'y manindigan ba o mga tuwirang ka? Yan. Ha? Mga tuwirang ka. Yan ang pamagat ng... Pero natatandaan ko kay Kadam yan. Ano yan, di ba? Parang salbahe ang dating niya sa radyo. Salbahe kasi bombastic eh. Tsaka lintik ang boses ni Kadam yan eh. Yung boses na parang nagagalit, di ba? Oh. Eh, yun ang tingin sa kanya. Hindi siya, ano, yung parang masamang tao siya, di ba? Pero ang style niya sa pagbo-broadcast, ito ah, yan hindi nagtetape ng broadcast, live. 30 minutes, mga kaibigan, bobomba yan. Pag si Damian Soto, bumomba, mga kaibigan. Kung ano yung sinabi niya ngayon, live. Bukas, live ulit. Pati tuldok, ultimong koma at saka tuldok, hindi na babago. Ha? Ibig sabihin eh, pati salitang ginamit niya, yun din, bukas, ganun din. Hindi nakasulat. Lintik po, mga kaibigan, ang galing ng Damian Soto. Kaya lahat, binibira, di ba? Simbahan. O, kasi nung una, si Kadamian, walang Diyos yan. Ateista yan eh. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero alam niyo ba, nung uli, kinuwento sa akin ni Kauding Bartolome tsaka ni Lucio de Gala. Kasi yan dalawang yan, parehong ano yan. Tagasunod ni Kadamian yan. Ha? Siguro, baka nga sila kay Kadamian. Oh, kilala nila si Kadamian, personal. Pero si Yabot, kilala ninyo, di ba? Rafael Yabot. Ang bait ng dating sa radyo, di ba? Banal na banal eh. Pero mga kaibigan, ipagtanong nyo sa likod ng mikropono. Ha? O wala sa mikropono itong dalawang taong ito. Ang mabuting tao si Damian Soto. Kasi si Damian Soto, dulugan din ng mga tao noon eh. Pagka merong nagsusumbong, pupunta sa kanya. Pero hindi niya minumura yung sinusumbong sa kanya. Ang ginagawa niya, sinasamahan niya doon sa isinusumbong. Halimbawa, katulad si Arsenio Lacson, mayor ng Maynila noon, may nagsumbong Kadamian ng mga kutsero. Mga kutsero, kita mo, ito mga millennials, di nyo inabot. Yung iskolta, yung abinida na yan, may mga kalesa dyan eh. Ha? May mga kalesa. Oh. So, yung mga kutsero, nagreklamo, nagsumbong kay Kadamian. Ha? Ang sabi nila, kasi yung Kadamian eh, hindi tinupad ni Mayor Lacson yung pinangako niya nung bago mag-eleksyon eh. Binoto namin siya eh. Ano ba pinangako sa inyo? Ang pangako niya, makakadaan na raw kami dyan sa eskola pag siya naging mayor. Pag nanalo siyang alkalde. Oo. Ganun ba? O, sinamaan siya ni, ano, ni Kadamian. Sinamaan sila. Oo. Pagpasok daw nila sa City Hall, sabi raw ni Kadamian, Mayor Lacson, o Kadamian, ba't ka na pa rito? Ito eh. Nireklamo ka eh. Sinusumbong ka eh. Hindi mo rin tinipad yung pangako mo. Sabi mo, pagka nanalo ka, makakaraan na sila dyan sa eskolta. Sabi ni Lacson, ba, teka muna. Ano ba pinangako ko sa inyo na hindi ko tinupad? Hindi ba ho, sabi nyo, nung bago mag-eleksyon kami mga kutsero, pagka nanalo kayo mayor, makakadaan na kami dyan sa eskolta. Well, tama. Di dumaan kayo doon. Huwag nyo lang dadalhin yung kalesa. Sabi raw ni Kadamian, halika na, malis na tayo, pilosyo po ito. si Kadamian,
alam niya kilala yun ha, sa pagiging pilosopo eh. Di ba? Doon siya, isa yun sa nakilala si Kadamyan. Pilosopo. Eh, nawala pagka-pilosopo niya kay Lacson eh.